investment scheme sa Kilapawan City, wala jumanong registration sa Securities and Exchange Commission? Ha? Yun ang dapat pukusan ninyo dyan. Yung traitor at saka yung Judas o impostor na pastor na si Pastor Judas. Brother Roger, may isinagawa ngayong outreach program ang ating mga kasamahan doon sa mismo sa may lungsod o bayan ng Magsaysay, Davao del Sur. Ano ginahimo ngayon ay may ginagawa ngayon na relief good distribution. So, sa lahat ng mga napinsala ng Lindol, pumunta kayo doon sa mismo sa lungsod ng Magsaysay, Davao del Sur. Ating kasama doon, walang iba kundi si Bong Encarnacion ka. Bong Encarnacion. Sorry! So, bakit Encarnacion? Bong Kagapi pala. Oh, sorry, yung dila natin si Piat naman. Encarnacion na po sa Arisne. Kasama natin, ha? Kasama natin doon, ha? Si Bong Kagapi, dyan sa may Magsaysay, tawag Magsaysay, Davao del Sur. Okay. Yes, Brother Daniel. Sana aabangan ninyo, lalo na yung mga member natin dyan, no? Aabangan ninyo ang ating team dyan na namimigay ng mga relief goods. No? Yod i-agi sa letter anong kuhaon karong December, unsay ilhana na sila tinuod na letter, basin na idaga na po damo. Kwarta, sir. Sige, we said positive always, ha? Kay kini mga leader nga himuon po diha, mga trusted na sila. Trusted na sa atong mga opisina. Yes, Brother Daniel, there is atong live streaming gikanin kay Ruina Datoy Orasyon. Good afternoon, Sir Daniel ug Sir Roger. Ilad binagyod ni Pastor Joel Apolinario watching from Malaysia. Salamat okay. Ruina, no? From 8 to 9 mayong hapon yung duha, Pastor. Nganong di man ninyo baguhon og tarong among mga basahon tarong among ginabasa na oy ang inyong mga pangutana kay gapaminaw mi pero kana wala na to basahon pag ayo Brother Roger. Ginabasa na mo inyong mga text messages. Oh, okay, pasensya lang kuno, okay. Among yes, ginabasa na mo. Pero sa kadaghan di na to umagwan. Oh, dili tanan, oh, sige. Yes, Brother Daniel, there is ato nga address ako ng cellphone number gikani kay 3017. Good PM Brother Roger, kinsa man among duulan na leader kung gusto na namo kuhaon amo blessing this December, dili ba pwede nga kami na lang palihog pakibasa Alabel branch ko naghulog? Asa ka nga lugar? Kanang imong lugar diha na kay leader diha kung asa ka lugar? Oh, diha. From one of our diehard follower, good PM Pastor, makakitar ang May 2 nga form. Okay, kailangan lang yun. Mukhang mo dito. Okay, this month. Okay pa mang yapon. No? Yes, Brother Daniel. Apag yun, musulod. Ang wala pa. Sige lang atong paday. Maglisod siguro ang signal. Signal, Brother Roger. Naglisod siguro. Sige. Yes, there is atong live streaming, Brother Daniel. Gikani kay Janice Pedroso. Mayong udto sa tanan, watching from Hong Kong. Okay, from 9 to 1, good evening mga pastor. Unta akong concern, mabot ni sa atong pinalagang Dr. Pastor Joel Apolinario na dapat ka itong mga nagdawat na karon sa mga share gikan sa kanang itawag o rentidili na unta muagi sa mga leader kay diha dira manggod ang magsugod ang corruption sa atong ministry. Permanent. Temporary lagi sa itong panangikuan. Yes, there is atong live streaming gikani kay Leonor Belis Antoy. Good morning, Brother Roger and Daniel, watching from Kuwait. God bless Pastor Joel Apolinario. From 791, hinaot unta nga matinuod na na Pastor Daniel. Atong panghinauton, pinagis pagtabang sa Ginoo. Yes, Brother Daniel, there is atong live streaming gikani kay Maui Castrodes. Pastor, ask ko lang, tinuod ba na wala daw marehistro sa SIC ning bago nato na system? Aw, perting restruha. Perting pagka-restruha yun. Okay.
From 380, good afternoon, mga brother. April 19, 2019 ko nag-butang. Wala pa ko makuha blessing. Pwede makarinti. Kanini ay nga ni nga mga compounded. Basta gingon ni founder, 4 to 6 months. So, yes, Brother okay. Daniel. Mm. Dari sa ato, nga live streaming. Kinindua, gikan kay BG Lapay. Good PM, Pastor. All the way from Hong Kong. Ingon po ni Karji, bahala magtukod siya o giyaha basta dili siya mangdaot sa Kapa. Mm. Magtukod man kag-imo ay lang pangdaot. Okay. From 373, good noon mga Brother Belias, Brother Roger, pakiabot kay founder ang atong ades opisina nga dili magkuha og dili pinaagi og picture. Wala lagi tay picture di ha. Mga kuha na sila. Yes, mga facilitators na sila. Oh. Gikani kay Tisay Cards no sa atong live streaming. Hello Pastor, great na ko akong lolo Venceslao Compression. Hindi po din karnasyon Compression. Na pirmi na minaw sa inyong programa. God bless ka pamilya. Greetings from Naning. Nga apuh niya. Okay. Salamat mo Naning. From 203, maayong hapon kaninyo mga pastors, maayong hapon po. Great lang nako karon sila si Chita Lising, Romile Sing, o labi na Jude, si Itzay Patak. Nga guwapa. Salamat, Pastor, gikan kay Lani. Okay, salamat. Salamat mo, Lani. Pagpabot. Yes, Brother Daniel, gikan din sa atong live streaming kay Heart Willie, ang akong friend. Friend mo. Good afternoon, Brother Roger and Brother Daniel. Ilabi okay. Na kay Pastor Joel og Ma'am Rina. Ingon po ni Dinsky Simpas. Hello mga brothers, kumusta po kayo? Ingat po kayo palagi. God bless us all, mga kapamilya. Watching from Riyadh. Okay. From sa Brother Roger Basig. Yes, Brother Daniel, but before that, no? Okay. Atong paminaw no sa Brother Daniel ang atong theme song, no? Kaya meron pala pagyod ang atong kapartner, si kapartner Bong Kagapi na karon sa kuan dito sa area nga diin ang atong ministry nagpanghatag o mga hinabang sa apektado sa atong na hitabo nga 6.5 magnitude nga earthquake, Brother. Ang atong grupo sa Kapa Worldwide Ministry nagahimo og kawanggawa o outreach program dito mismo gyud sa naapektuhan nga lungsod dito sa may baaning lungsod sa Magsaysay, Davao de Luzon, kauban ng atong mga staff sa atong ministry headed by no other than Sir Bong Kagapi. Bosa sa tanan nga mga kwan, adhan lang kamo karon na diha ang atong nagahimo og distribution of relief goods no sa bata. I-avail ninyo ang inyong kanang inyong mga tabang diha kasot lahat ng napinsala ng lindol. Well, Brother Roger, we will continue yes, reading some messages. Yes, ako, Brother Daniel. Sa imo. 7805, Pastor, 4 to 6 months me may interest ka na nga bulan. Salamat pagbasa si Julie taga Matutom. Matutom Hotel eh. Okay. From 1 to 7, aslang ko, sir, kung unsay date sa among form sa blessing, maawapod na ba ang date pagkuha namo sa puhon dito? Basta karong 4 to 6 months, o labi na niya, mabisita na gin mo sa mga opisina. Brother Daniel, there is a live streaming, gikani kay Fame is Rebellia, tandem na sila ni Makailing, di maka-move on, daot pamor. God bless you to mga Pastor Joel and the ministry. Padayon sa pagtabang sa mga biktima sa linog. Salamat okay. Mo, Fame is Rebellia. From 285, brother, unsa na may balita sa Kapalagao branch. Kamu mga nagasigi, okay. Apoy din naman, no? Emerge na doon sa may sa main na to. Main okay. Sige. Yes, Brother Daniel, there is ato nga live streaming gikani kay Jila Hilonili. Ismino. Good PM mga pastor watching from Kabadbaran City. Kabadbaran. Agusan del Sur na. Okay, gikan sa 345. Good PM, sir. Pwede makapangayo bulig kay Pastor akong master, wala na ko kabayad, 11 na kabulan na
ginaipit na ko nga kuhaon nila member sa unta madungog o sige kapag magihapon na itong pilang founder ani no? Yes, sige, o, sige, okay. Dari sa atong live streaming gikani kay Poly Corbita. Pastor, maayo unta og mahatagan pod mi ani sa December. Ya, di man good ko amua gidunit, pastor. Ingon pod ni Rosario Kanda Rimarat, inyo good afternoon mga kapamilya. God bless po sa ating lahat, mga sir. Abinakog na solve na na nga problema kay nakapaminaw ko sa inyo live October 31 man yata to nga niingon niya siya about sa Pacman Radio nga pangdaot daw sa iyaha. Kaya iya daw gikaistorya si Ma'am Rona OIC sa Kinapawan about sa inyoha bakbak sa iyaha. So ang tubag daw ni Ma'am Rona gitawagan na daw mo ni Pastor Joel para ipakorek daw na inyong mali buhat mo bat-bat batok sa iyaha o kay Bong Incarnacion Tabosaris. Okay. Kasi giman siya bakbak niya po ang among pangalan, iyan namang gipangalan. Lang. 408, good PM mga pastors, nag-donate ko atong January tapos nakakuha ko blessing sa mingota nagikan ba sa John. Makakuha pa ba ko o blessing? Sige lang, kaya kuha na lang gihapon na. Paabot sa panahon ng 4 to 6 months na gingon ni founder. Yes, Brother Daniel, because we have 5 minutes okay. To go no, before okay. The end of our program. Oh, basta ka daw. O'clock. Itong basaho ni, duha ka message okay. No, itong live streaming, gikan ka elbow, ibabaw. Okay man, Tagum City Brands, taga-Tagum po ako. Okay man dito. Oh, okay. Malagi na. Wait lang tayo sa December na mga compounded kay kami din. Compounded po rin, hindi pa rin makakatanggap. Wait kayo. Okay man pala. Last. Galing ito kay Juan Gasto. Last. Gikan kay Mar, si Wasawas. Morning mga pastor, watching from South Korea. Magtanong po ako, ano po yung pangalan sa bank account ni Madam Charito. Hindi ko alam kung sino yan. Oo. Itong isa, kay Don King, mga pastor, sino po nagsabi na totoo kayo ba ang doon sa opisina sa Alabel? Wala pa man daw klaro ang bitaw nga dita mo undang ani kay hasta karon nagsige gihapon gipanganla na gyud atong pangalan ani nga impostor nga pastor diha sa may Kinapawan City. Ha? Kining pastor impostor nga si Bong Incarnacion Tabosaris, nagtayo ng bagong investment scheme sa Kinapawan City, wala jumanong registration sa Securities and Exchange Commission? Ha? Yun ang dapat pukusan ninyo dyan. Yung traitor at saka yung Judas o impostor na pastor na si Pastor Judas Bong Incarnacion Tabosaris. Yun ang pukusan ninyo. Ito na ang kinahantungan sa isang taong Judas sa ministry kung saan batay sa tinatawag na crimes of dishonesty are offenses which involve the taking or appropriation of property without the consent of the owner. Oh? Iba itong ginagawa ng Bong Incarnacion Tabosaris na ito. Ha? Kinuha niya yung pera ng ministry na walang consent sa pangulo ng ministry, ha? Without the consent of the owner in the knowledge has no right to the property in question, this offense include theft, fraud. Ito ay pangluloko yung ginawa ni Mr. Bong Incarnacion Tabosaris. Pangluloko ito. Sinabi dito sa legal dictionary, ang sinabi dito, a person who dishonest, number 1A, applies to his or her own use or to the use of any person, property belonging to another. So yung mga pag-aari ng iba na hindi man sa kanya, inaangkin niya. Tingnan mo nga. Bumibili pa ng mga mamahaling mga gamit. Bumibili pa ng paaralan, yung mga mamahaling sasakyan. Ako naman, hindi man yan sa iyo, Pastor Judas
impostor na pong Encarnacion Tabosares. Sige ka pang ngak-ngak dyan. Ha? Sige kang sat-sat. Hindi mo man patunayan doon sa audit. Ha? E kung isampal namin yung dokumento sa'yo. Ha? Sige kang ngak-ngak dyan sa iri. Ha? Sinabi nito, or which with another person subject to a trust, direction or property from any person, includes any person to deliver property to any person or gain a gains a benefit or advance pecuniary or otherwise for any person. So yun ang mga ginagawa nitong iwan anong klaseng pastor impostor na to. Manluloko talaga. Kayong mga membro dyan sa Kinapawan City, niloloko lang kayo niyan. Kaya kung ako sa inyo, hahabulin na ninyo yung pastor impostor na yan na si Bong Encarnacion Tabosares. Ha? Kung ako sa inyo, hahabulin na yan ninyo. Talagang hindi pa rin makamove on itong pastor impostor na ito. Ha? Siya pa ang nangungurakot sa pira ng Kapa. Siya pa ang panay satsat at tira. Nako. Siya pa ang nangungurakot. Siya pa ang panay satsat at tira. No? Grabe ka naman na Bong Encarnacion Tabosares. Ibinunyag pa niya ang pangalan ng korporasyon. Wala ka talagang utang na loob kurakot na pastor, Bong Encarnacion Tabosares. Bakit na insecure ka? I-discuss mo pa ang Kapa Worldwide Ministry Association na hindi ka naman related dyan. Oh, nagtayo ka gani ng ano ito? Community Service of God Ministry. So dapat itong bagong investment scheme na itong kay Mr. o kay Pastor Impostor Bong Encarnacion Tabosares, dapat habulin na ito. Ha? Oh? Mayroon ka na ganing itinatayo, inatayo, di ba? May itinatayo ka na, ha? Na bago. Yung Community Service of God Ministry. Tingnan mo nga yung live streaming niya, nakalagay pa yung logo. Tapos ginagaya pa ang logo ng ating Kapa Worldwide Ministry Association. Ha? Oh, kayong mga miyembro dyan sa Kinapawan City, huwag kayong magpaloko nitong bagong investment scheme ni Pastor Kurakot Bong Encarnacion dahil hindi yan nakakarehistro sa SEC. Oh, grabe talaga itong mga bong. Pwera lang yung bong namin dito. At saka yung bong namin na nasa, kuan ngayon, nasa distribution of relief goods and yung nagbibigay ng mga assistance sa ating mga evacuees. Okay, mga mababait yan. Pero itong pastor pa ito, nagpakilala pang pastor. Sabi niya, bago lang daw siya na, kwan? Bago lang daw siya nakakuha ng license sa NSO. Kay pwede na daw siyang, kwan? Maka, anong tawag niyan? Yung maka... solemnize, officiate, no? Oh, maka-officiate, maka-solemnize ng mga marriages. Oh, napaka-kurakot, garapal mo talaga. Ginagamit mo pa ang pangalan ng Panginoon. Ginagamit mo pa ang salita ng Panginoon sa iyong pangluloko dyan sa Kinapawan City. Ha? Oh, kayong mga membro dyan sa Kinapawan City, huwag kayong magpaluko nitong bagong investment scheme ni Pastor Kurakot Bong Encarnacion. Ah, dahil hindi yan nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ah, dapat kayo dyan sa Kinapawan City at mga karatig bayan ng North Cotabato. Ibiktima pa kayo dyan ng lindol. Yan, tapos lukuhin pa kayo nitong bagong mudos nitong Pastor Impostor Judas Kurakot Bong Encarnacion. Ah? Huwag kayong magpadala sa mga asal Panginoon na salita niya dahil nagkukunwaring pastor ang hunghang na yan, ngunit ang bakay ng impostor na yan ay yung mga pira ninyo na kanyang gagamitin niya, ha? Na kunyari gagamitin niya
sa kanyang Community Service of God Ministry. O, yung itinatayo niya, God. Ah, yung bago. Kunyari, gagamitin niya sa kanyang Community Service of God Ministry. I-check ninyo ang website sa Securities and Exchange Commission. Kung talagang nakarehistro yung investment scheme ni Pastor Impostor Bong Encarnacion Tabosares. Huwag kayong magpaloko ng taong yan dahil hindi pagani niya nasitil ang kaniyang problema sa Kapa tapos ilang iglip lang nakapagtayo agad ng kaniyang sariling ministry, ang Community Service of God Ministry. Yung abbreviation niya is CSG. Ha? Tama ng panuloko mo dyan sa Kinapawan City, Pastor Judas Impostor na Bong Encarnacion Tabosares. Lumilindol na nga dyan sa lugar ninyo, tapos patuloy ka pa rin sa mga kalukuhan mo. Ha? Ginamit mo pa ang salita ng Panginoon, Scammer Pastor Bong Encarnacion Tabosares. Ha? Gamit mo pa ang salita ng Panginoon. Tingnan mo nga, ha? Sige pa rin discuss about Kapa and Corporation. Itinanggal ka naman sa ministry, bakit na-insecure ka ba? Ha? Ang daming nagko-comment dito. Ah, sabi ng isa, si Greg Alvin Odds, Pastor Bong Kurakot Encarnacion. Pero sabi niya, oh, ah, meron ding sinabi si Jerry De Jesus, move on ka na. Huwag makialam about sa Kapa. Sabi din ni Nining Regalado, di naman Kapa is ministry man, no operation, Pastor. Oh, kay grabing tira niya. Stop talking Kapa, stop broadcast Kapa. Yati, pandamay man ka kayo, kabuisit good ni mo. O, sabi ni Juan, itong taga-Korea na viewers natin, o. Insecurity, reaction, klaro kayo. Ah, sabi din ni Edith, o. Klaro kayo, di Jod, makamove on. O, tingnan mo yung mga reaction, yung mga buzzer dyan sa live streaming mo. Diba, grabe, napakasakit, tapos i-block ka agad. Anong klase itong pastor na impostor na ito? Oh, sinabi dito sa number 3. Fraud is considered a dishonesty offense. A defendant must have acted dishonesty by the standard or ordinary honest people. Tulad sa iyo, hindi ka naman honest. Ha? Tingnan mo nga, nag-close pa yung ministry natin. Eh, patuloy kang tumatanggap ng donation dyan sa Kinapawan City.